Ito yung tatlong bagay na tingin natin, nagagamit natin para mapaglikuran ng Panginoon. Tama mo ba? Kasi in different ways nga, mapaglikuran natin ng Diyos. Kapag tayo ay may tayo, ino-offer natin sa gawain, ino-offer natin sa simbahan, na nakapaglilikod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kapag tayo ay may talent, kung ano mang talento yung pinagalun sa inyo ng Panginoon, basta nagagamit mo para sa Kanya, napaglilikuran mo ang Panginoon. Kapag may kayamanan ka, kapag may nangangailangan ng tulong, kapag kailangan ng tulong ng simbahan, nakapagbibigay ka, nakakatulong ka, napaglilikuran mo ang Diyos. Pero ito po yung pagpapaalala sa atin. Remember that our time, our talent, and our treasures, galing din ito sa Panginoon. Amen. Galing din ito sa ating mga Panginoon. Kapatid, hindi mo masasabi na dahil sa sarili mo lakas, kaya mo na nakamit yan. Hindi. Kahit gaano ka kalakas, kung hindi ibibigay sa inyo ang Diyos na hindi mo makakamit yan. Amen. Lahat ng bagay po na ito na nagagamit natin para paglikuran ng Diyos, galing din sa Kanya. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Hindi natin dapat sabihin niya na malaki na itutulong ko niyan. O kaya dapat dito ko maglilingkod. Hindi po. Kung saan ka ulit ilalagay ng Diyos, doon ka magsimulang lumago at mamunga, kapatid. Amen. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? So, tatandaan po natin, ano? Tandaan natin, ang talento, oras, at kayamanan, ito'y mula lahat sa Diyos. Kaya ang Diyos, ang dapat pagdalayan ito ng ayon sa Kanyang kalooban. Kapatid, paulit-ulit ko tinatanong, ano? Sino po ba nasusunod sa ating buhay? Tayo ba ang Panginoon? Tayo ang Panginoon ba ang ating pong sarili? Nagkusuyin ang magandang paghilaya natin sa araw-araw ng ating pong buhay. Especially bilang mga lingkod ng Panginoon. Tayo yung mga tinawag niya upang taglingkuran po siya. Ang sabi po dito, no, ni Rick Warren, "You were made by God and for God. And until you understand that, life will never make sense." Not unless makaunawaan natin that we were created by God, by the Lord. He created us for Him. At tayo din ibabalik sa Kanya. Not unless makaunawaan natin, hindi magkakaroon ng saysay ang buhay natin. Bakit? Kasi pag mali ang pagkakaunawa po natin, kung saan-saan lang natin gugugulin ang ating buhay, ang ating oras, ang ating panahon, maging ating mga lakas. Pero kung nakaunawaan po natin na sa Diyos lahat ito nagmula, at lahat ng ito binigay niya sa atin, para gamitin din mapaglingkuran siya, magkakaroon ng saysay ang buhay natin ka. Amen po ba? Alam niyo po, natutuwa ako, no, sa mga tao na kahit masama ang kanilang pakiramdam, kahit may iniin na sila sa kanilang katawan, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Amen. Bakit? Kasi hindi nga hadlang yung mga bagay na yun para paglingkuran mo ang Diyos. Bakit? Maraming blessing ang ibinigay sa'yo ng Lord para magamit mo na mapaglingkuran ang Diyos. Amen po ba? Sa Pilipinas po, alam naman natin hanggang ngayon, naka-lockdown pa rin. Marami pa ang nasa GCQ, ECQ. Maraming tao gusto magpunta sa Ambel. Hindi makapunta. Bakit? Sabi nga ng mga prayer partner, para mas marami pa yung police dito kaysa mga attender. Ha? So, hayaan niyo yung mga police na yung magiging attender din. Kasi yung talagang minumonitor na kahit magpasok sa Ambel. Ano po, marami gusto makapasok, pero pag nalimitahan na, wala na, hindi na makakapasok. Meron pa nga po mga prayer partners, nandun na lang sa C5 Road. Ano po, na nakikinig na lang, na po nakikiisa, ganun ka lang yung kanilang pananampalataya. Pero alam niyo, my dear brothers and sisters, sa pananampalataya na lang yun, ipinapakita nila na meron pa rin paraan na mapagpiguran ng Panginoon. Bakit gumawa pa rin sila ng paraan? Sa iba't ibang PFCC, sa iba't ibang lugar, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Laguna, sa iba't ibang PFCC, nagkakaroon sila ng isang center kung saan doon sila nagkakatipon at ipinapalabas ng spiritual niya ang ating paggawaran. Kapatid, sa pamilya natin sa Panginoon, ang isang tao may tunay na paghahangad, maraming paraan. Amen! Amen po ba? Maraming paraan. At kung gumagawa tayo ng paraan, alang-alang sa pamilya ko ng Diyos, kapatid, ibabalik sa inyo ng Diyos yan. Siksik, tigilig at umuhapang. Amen po? So, ulit ko po, no? Wala tayong karapatan mamili kundi tayo ay sumunod at magpasako. Meron pong ibabahagi sa inyo yung tatlong propeta. Ano po? Ang pinakaunang propeta is Prophet Jonah. Siguro naman alam natin yung story ni Prophet Jonah. No? So yung isang yan, mukha lang siyang pirana, pero hindi yung pirana. mukha lang yung pirana. Pero hindi yung pirana. Ano po? So, ang story ni Jonah, ano po, dahil he tried to refuse the will of God. He tried to refuse. Binigyan, nausap sa kanya si Yahweh. Pumunta ka sa Nineveh, doon ka mag-vision. Doon kita gusto dalhin. Pero ayaw niya. He refused it.
Pero gumawa pa rin ng paraan ng Diyos para siya ay makarating dun sa kanyang vision. And the time na na-realize niya na si Yahweh ang gumawa ng paraan para makarating siya mismo sa Ninive na kung saan siya mag-mission. Doon siya nagsimula na gawin ang pinaka-the-best para kay Yahweh. Pangalawa, si Moses. Kilala niyo po si Moses? Kapitbahay po namin yan sa plan. Moses, when he encountered Yahweh through the burning bush, nausap sa kanya si Yahweh, gusto kitang maging propeta at gusto ko na yung ating bayan pinili sa pamamagitan mo, ililigtas at iyaan sa kamay ng mga Egyptian. Maghahayag ka ng aking mga salita sa kanila kung ano mga kalooban ko sa kanila. Kaya nga po, ibinigay din sa kanya, ano po ni Yahweh, yung Ten Commandments. At ito yung sinusunod hanggang ngayon ng mga Hudyo. So sa pamamagitan ni Moses, nangusap si Yahweh sa mga tao. Pero anong sabi ni Moses? Ano po, sabi ni Moses dito, sa Exodus chapter 10, verse 40, and Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since you have spoken to your servant. Ito yung excuse ni Moses. Lord, utal-utal ako. I'm not eloquent. Hindi ako marunong magsalita. Mahina ako. Maraming excuses si Moses. Maraming hindi nila ako paniwalaan. Pero kapatid, kapag ginagawa mo ang isang bagay para sa Panginoon, sasamahan ng Diyos ang gawa mo na yun ng mga tanda, himala at kababalaghan. Amen. Bakit? Kasi ginagabayan ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya sa paglilingkod po natin na ito, huwag natin iisipin wala tayong naiaabang. Huwag natin iisipin na hindi ako nakakatulong. Huwag natin iisipin na walang pinupuntahan yung paglilingkod ko. Kapatid, hindi mo man makita yung buwan ng paglilingkod mo ngayon. Darating ang panahon, nakikita mo yan. Amen. Basta ang gawin mo, maglingkod ka ng Diyos. Maglingkod ka sa Diyos. Ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Amen po ba? Ang dapat maging prinsipyo natin, naglilingkod tayo para sa Diyos, hindi lang para sa tao. And then lastly, si Prophet Jeremiah. At first, Jeremiah thought he was too young to be a prophet. Nung nangusap sa kanya si Yahweh, na siya naman ay magiging propeta, magpapahayag na ba na nakalooban ni Yahweh? Ano yung sagot ni Prophet Jeremiah? Lord, masyado pa akong bata. Hindi ko alam ang mga sasabihin ko. Hello po. Nakakasunod po tayo? Ano po yung nais yung ibigay na emphasis dito, my dear brothers and sisters? Kapag ang isang tao gusto malingkod at willing mag-submit sa Panginoon, maraming paraan. Matatanggap niya ang mga biyayang kanyang kakailanganin. Magiging successful ang mission na yun. Pero kapag ang isang tao ayaw magtingkod sa Panginoon, maraming dahilan. Amen po ba? Amen. Gising pa po ba kayo? Amen. Labat naman sa Panginoon. Yan. Ito yung pangatlo, mga kapatid po. Ang pangatlo, dito po tayo tatapos. Tatandaan po natin that we are called to serve, not to be served. Kung mapapansin po ninyo yung ating mga pointers, patagal natin narinig. Kaya nga po nilagyan po ng remember. Kasi pagpapaalala po ito. Kasi sa pagtagal ng panahon, ito po yung nagiging sakit natin, si kalimot. Nakakalimutan natin ay lingkod pala ako. Hindi pala ako dapat pinaglilingkuran. Kahit lingkod pala ako, ako dapat sumusunod, hindi ako ang dapat nasusunod. Amen po ba? Gising pa po ba kayo? So remember, my dear brothers and sisters, that we are called to serve and not to be served. Ito po yung palaging pinapaalala sa amin ng punong lingkod kapag kami nagkakaroon ng meeting sa kanya. Yung mga kapwa ko yung evangelist. So, we are called to serve and not to be served. Kahit saan kayo dalhin ng Panginoon, saan man kayo makapunta, palaging yung tatandaan. Narito kayo, tinawag kayo ng Panginoon para maglingkod, hindi para paglingkuran. Kasi kapag yan ang itinatanong natin sa ating isipan, my dear brothers and sisters, mananatili ang kapakubabaan sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Sigurado ka ba? Sigurado ba? Na ikaw. Ay tumugon. Sa panawagan ng Diyos. Sa panawagan ng Diyos. Ano kayang sagot? Amen. Kapatid, kung tayo sigurado na tayo tumugon sa panawagan ng Diyos, ang dapat mikiin natin makapaglingkod sa Diyos ayon sa kanyang naisin. Ayon sa kanyang kalooban. Kapatid, kayo po ba yung imbitahan sa isang birthday party? Amen. Siguro naman lahat tayo imbitahan sa birthday party. Lagi-lagi. No? Kapatid, kapag ikaw ay naimbitahan sa isang birthday party, kapag nakakatanggap ka ng invitation,
Hindi po ba nakasulat doon ang pangalan mo? Natutuwa ka kasi privilege ka na tinawag ka. Na naimbitahan ka. Pero pagdating doon sa party, hindi ikaw ang masusunod. Pagdating doon sa party, hindi ikaw ang masusunod. Ang masusunod yung naghanda ng party. Yung birthday celebrant. Kung yung programa nila, sila ang masusunod. Susunod ka. Makikiisa ka at makikipag-cooperate ka. At pag sinabing kumain na, kakain na lahat sabay-sabay. Bahala ka naman pakasawa sa pagkain kung gusto mo. Kapatid, bilang mga Kristiyano, lahat tayo tinawag ng Panginoon. At sa pagtawag ng Panginoon sa atin, ang gusto ng Diyos, tayo ang sumunod. Hindi tayo ang nasusunod. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ayan, so, kung talagang willing tayong maglingkod at mula sa puso ang ating paglilingkod, kahit ano pang tungkulin o gampanin, basta para kay Lord, susunod tayo. Amen. Palapakan natin siya.